accept sa inyo mga bombastic today's activity. Bago muna tayo gumawa ng mga kung anik-anik, napagutusan tayo ng ating misis na bumili. So, diaper, gatas, at kung ano pa. So, yun ang magiging ano ko muna ngayong sa oras na ito, sa mga oras na ito. So guys, balikan ko kayo. Andito na ako sa supermarket para bumili ng kinakailangan para sa aking anak. So, parking lot area. So, let's go. Ayun guys, next natin si Paglite naman, yung request ni Sir. So, maraming salamat sa iyo Sir at na-appreciate mo yung video ko kahit ibang sasakyan niya sa iyo. So, nakatulong siya. So, yun na nga lang ng dito na lang tayo sa may switching ng Paglite mo. Guys, ito na po yung sa supply ko para sa paglight. Yung sineparate ko na supply para sa relay para kahit makalimutan nyo, naka-on yung switch. Tapos nakaalis na kayo sa parking area o kung saan man, hindi madi-discharge ang battery nyo. Dahil syempre yung kalimitan yung iba eh, naka-steady na naka-on to. Sa kahit naka-off yung keys mo, meron pa rin siyang supply do sa relay para ma-energize yung paglight mo. So, ganito ang ginawa ko dito sa 2015 Toyota Wigo E. So, meron ako ditong nakita, not sure lang kung saan tong provision na to ha. Ito. So, ngayon, naka-on ang engine ko, naka-start siya. Che-check natin, dalawang wire lang naman yan eh. Si color blue at si color violet. So, yung isa, mayroon supply. Ayun, makikita nyo. Ayun, 14, di ba? Nakaharang yung ano. Kaya mo na, pero kita naman siya, di ba? So, yung isa naman, si Violet, wala. Di ba? Kasi yung isa niyang ground. Body ground. Di ba? So, ang gagawin ko, i-off ko yung engine ko. Dito ko kasi kinuha yan eh. Yun nga lang, mag-i-splice ka talaga. Unless kung makakuha ka ng socket para dito. So no, need-splice ka na. Eh kung wala kang socket, hindi tipid-tipid ka. I-splice mo dito. Huwag sok-sok ha. Kasi naglulus ang sok-sok. Yun ang delikado. Number ang natatandaan nyo, mas maigi pang i-splice nyo na. Ay duktong nyo. Yun ang the best. Kasi pag sinuksok nyo lang yan dyan, luluwag at luluwag yan dyan, dyan pa kayo magkakaproblema, di ba? So, ayan, makikita nyo. 14. Di ba, 14. Naka-on ang engine ko. Di ba? So, i-off ko yan. I-off ko, ha? Pasensya na kayo. Isang kamay lang kasi ako, eh. So, ayan. Pag i-off ko, hahanap tayo ng tempo na pwede nating ma-off. Na hindi na kinakailangan. So ayan, nakasaksak, diba? Doon ko na sa likod sinaksak. So ayan, nakita nyo 14, diba? So ayan, 14 DC bolts. DC bolts ha, i-off ko yung engine. Ayun, wala na siya, di ba? So, safe na safe ang battery mo. Safe na safe siya kahit malimutan mong naka switch yung switch mo na fog light na ito. Hindi madi-discard ang battery mo. Yan lang naman yun eh, kasi ito supply ng relay ito. Papunta yan doon. Itong white na yan, yan yung supply ng relay mo kasi yung isang part ng ano mo, negative, naka-ground na dun sa relay.
Ito lang kasi yung isang yan, para sa indicator lang yan, yung light na yan eh. Kung naka-energize o hindi, di ba? So, ulitin ko ha. Start. So, ngayon, meron na naman siya, di ba? Diba? So, ganun, lumalabo. Sorry guys ha, medyo lumalabo, pero hindi ko din alam kung bakit. Siguro sa camera ko. Ayaw mag-focus. Ayan, kita nyo, di ba? 14 siya. Kasi na-under yung alternator ko, tsaka nag-charge yung battery ko, di ba? So, guys, balikan ko kayo ha, para mas makita nyo na buo na siya. So, ang gagawin mo, yan. Dito mo lang patakbuhin yung wire na yan. Ayan. Yung wire na yan, dito nyo. Ayan, dito ko pinatakbo. O, ganun, dito. Kasi yan dyan. Dito pala, sorry, hindi kita. Ayan, mas malapit, di ba? So, ayan, nagagano nyo. Siyempre, electrical tape nyo yan. Ito yung abang na sinasabi ko sa 2015. Siguro, not sure kung saan talaga to provision na to, pero at least maganda siya. Pag naka-on yung engine mo, tsaka lang siya magkakaroon ng power supply, di ba? So, yun. Balikan ko kayo guys, ha? Ayusin ko lang ulit, tas para makita nyo ng buo na siya. So, yun guys. Na-assemble ko na ulit, ha? Ito yun. Yung switch na yan. So, start natin ulit. Ang ginawa ko, ayan. Naka-splice na yan. Makikita nyo, ayan. Ayan, dito ko ginawa yan. Electrical tape ko na lang yan. Paikutan ko pa yan. Ayan, hanggang doon. Pataas lang doon. Dito lahat sa gilid ang daan yan. Dito. Parang dyan. So, start ko. So, ayan, ha. I-on natin to ha, fog light. Meron kasi yung ilaw dyan eh. Ayan kung makikita nyo, di ba? Tapos pag inon mo, iilaw yung isa. Ayan, nakailaw ang fog light. Ayan, fog light, nakailaw. I-off natin ng makina, hindi natin makakalimutan. So, nangyari kasi ganun dati sa akin eh. So, isang beses ko nakakalimutan kung i-off itong switch na yan. Kahit naka-off na itong switch mo sa key, naka-ilaw pa rin siya, di ba? So, ito, i-off ko ha. Tingnan natin kung may ilaw pa rin siya. So, yan, naka-off na, di ba? Na natin. Naka-switch pa yan, ha? Ayun, guys. Wala na. So, klarong-klaro, di ba? Safe na. Hindi madi-discharge ang battery mo. So, ayun. Okay na tayo dyan, ha? Salamat sa inyo, guys, sa mga comment, nag-subscribe. Sana patuloy niyo akong suportahan sa lahat-lahat. So, mga request niyo, gagawin natin yan kung anong kakayanin pa natin sa ngayon. Kasi, busy-busy din sa work, di ba? So, at least, naandyan kayo para mag-komento, mag-suggestion kung anong dapat para malaman niyo rin. Sa part ko rin, meron din kayo maitulong. Maitulong din ako sa inyo. So, yun. Share-share lang naman tayo, di ba? So, maraming salamat guys. Thank you.